nakabahan ako kasi pagka ganito, ilang beses tayo nagkakamali, ilang beses tayo naiidigaw. Ang bigat ang dala ko, look. Ewan ko ba ba't sikat yung ibis hotel na yan, mahal-mahal naman yan. Hello guys, it's me again, Kim, and welcome back to my channel. For this video, babiyahe tayo ngayon papuntang Switzerland. Okay guys, so tapos na tayong magstay dito sa France. And this morning, babiyahe tayo from here sa ano bang lugar to? Stalingrad going to Gare de Lyon para sumakay ng train papuntang Geneva, Switzerland. So may napunta tayong hotel doon. Then, tingnan nyo naman, 8 a.m. na, pero wala pang araw. Let's go to Switzerland! Tara! Ayan guys, nakarating na tayo dito sa Central Terminal. Nakikita nyo naman kung gaano kalaki yung station nila. Ang daming wing meron doon, going to Hall 2, meron dyan sa may baba. At dito sa may pinaka-station, ilang linya to ng train, iba't iba pupuntahan yan, iba't ibang bansa yan guys. Iba't ibang party dito sa may France. So tayo, nakita natin Hall 2, doon tayo papasok. Kahanapin pa natin, buti meron pa tayong isang oras. A few moments later. Pasakay na tayo ng train. Sana hindi na tayo magkamali ng train, di ba? Layo pa naman ang Ghana dito ng Switzerland. Sabagay, tinanong ko naman yung operator, sabi niya ito lang. Tsaka ito lang yung nag-iisang train. For sure naman hindi na tayo magkakamali. Tsaka tama yung entry natin nag-iisip. Nakabahan ako kasi pagka ganito, ilang beses tayo nagkakamali, ilang beses tayo naiidigaw. Pare-pareho yung tinuturo na gate, tapos ilang hilera ng train. Kapagod. So ngayon naman, wagon number 60 na nga hanapin natin kasi doon tayo nakaasay. At saan naman ako. In fairness, ang haba nito. Dito ako sa Train Italo nag-book ng ticket. Ito kasi ang fast train na bibiyahe lang ng 3 oras mula France hanggang Switzerland. Ang ticket ay nasa 86 euro o nasa 5,300 pesos. Laban kabi, may ibang train naman na mas mura kaso maraming stopover at bibiyahe ka ng mahigit 6 na oras. So mga 3 hours pa bago tayo makarating na Geneva. Hello guys, relax lang. Wala pa tayo sa Switzerland. Nandito pa tayo sa last part ng France sa Bellegarde station. So meron pa tayong train transfer from here going to Geneva, Switzerland is 28 minutes na lang. So konti na lang. Hindi masyadong malamig din. Kaya kahit di mag winter jacket. Nag-break lang tayo ng konti. Guys, na-excite na ako. Dito pa lang sa Bellegarde Station. Dulo ng France. Nagpaparamdam na yung Switzerland. Makikita mo na yung lakes, yung river, yung mountainous area, at saka yung mga peak ng Alps. So, excited na talaga ako, guys. Sana maging maganda yung adventure lang dito sa Switzerland. Hello
guys, we're finally arrived here in Geneva. Here's the last station. Buti na lang yung friend natin dito. Kinuha na tayo ng hotel sa Ibis. So 10 minutes walk lang siya from here sa Central Station ng Geneva. Last station ng Geneva. Kalapit muna natin ng palabas. Alas 3 tama-tama yung check-in sa hotel. Then, let's explore Geneva today. Don't forget to subscribe, guys. Para lagi ko kayong kasama sa mga travels ko. Hindi ako na lang lagi nag-iisa. Welcome to Switzerland! Ayan, so naglakad lang tayo from the safe station. Ayun, nasa likod lang natin yung station. Kapagod. Ang bigat ng dala ko, look. 20 kilos na luggage. Isang sack bag ko tawag yun. At saka isang itong dala kong bag na pang mountaineer's bag na hindi ko alam kung ilang kilo hinabog na nito. So syempre naglakad lang tayo dahil ayokong ma-stress. Kakaisip kung paano mag-avail ng pass ticket nila. Kakapagod. Buti na lang meron tayong kakilala dito na nag-libre sa atin ng 24 day pass. So magagamit natin yung 24 hours pass. So magagamit natin yung tomorrow, kasi January 2 ang pinabook kong pass sa kanya. Limited pass siya. Okay. So from the station, 10 minutes walk lang kasi ito lang. Ibis Hotel. Nakikita ko na nasa tapat ko na, guys. Pagod. Nakapagod to, ah. Hingal. Kasi yung daanan, pataas. Para ako umakit ng hill. Ganda dito, guys. Parang going to winter pa lang itong Switzerland kasi marami pang puno yung may dahon. Parang hindi pa siya naglalagas na masyado. So, late ang winter dito. For sure, mga mid-January or February ang pinaka malamig dito. Well, anyway, ito na yung hotel natin. Yung may kulay pula na yun, papakita ko sa inyo. Ayan, nasa harapan natin ng kulay pula. Ayan yung Ibis Hotel. Kawan ko ba, ba't sikat yung Ibis Hotel na yan? Mahal-mahal naman yan. Oh my God. Wait, stop ko na muna dito. Hindi ako makapaglakad ng maayos. See you later, guys. Bye. Hi! Salamat, nakarating din tayo dito sa hotel. Guys, ipagmamalaki ko lang yung hotel na binook ng kaibigan natin. Look, dito sa Ibis Hotel, napakalinis, napakaganda, at napakalapit sa sentro. Okay, so itong Ibis Hotel pala, no, karamihan pala sila sa kanila, kaya pala sila sikat. Kasi kung saan yung station, yung mga central station or airport, doon sila malapit. At saka sila yung nag-offer ng pinakamurang price compare sa mga hotel na malapit sa airport at saka sa mga sa sentro or sa central station. Here's our toilet. Shower area. Oh my God, guys, hindi ko talaga ina-expect na makakarating talaga ako dito. Napakabilis ng pangyayari. Parang kahapon lang, nasa may Czech Republic lang tayo. Then ngayon, nasa Switzerland na tayo. I-enjoy natin tong stay. Maaga pa, may araw pa. This afternoon, till tomorrow afternoon or evening. Hindi ko alam. Hindi na nasunod yung itinerary natin. Hindi ko rin alam kung kailan tayo alis dito. Ang original plan is January 3, pero baka January 2 night, bumiyahin na tayo going to Milan kasi doon tayo mag-i-stay at hindi na tayo makakapag-book ng hotel dito sa Switzerland kasi masyadong mahal. Okay, so tamahan nyo ako mag-travel. Let's go!
Welcome to Switzerland! Dito na po ako magtatrabaho. Hindi na po ako babalik ng Saudi. So, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko dito. Pero laban lang. Joke lang, hindi tayo mag-TNT dito, guys. Baka masira ang travel history natin. Babasta lang pala kami ng gabi para mag-ikot ng konti. Napansin ko ang kumikinang sa kalsada nila, ang ganda lang. Matabid lang. May nakabarya dito eh. Bravo! Mahal din pala ang souvenirs nila dito, guys. 5 euros ang isa o 300 pesos. Hindi rin pala papakabog ang maliit na homemade chocolate nila, guys. 1 euro ang isa o nakakahalaga ng 61 pesos. Wow! Siyempre, hindi mawawala ang celebration. Ay, hindi ko napitawa! Sabihin, sonte. Cheers. Sonte! 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 Sarap ha? Mmm! The next day. Pupunta tayo ngayon ng Lausanne. So yung Lausanne kasi is isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Switzerland. So original plan natin is pumunta tayo sa Zurich or sa Bern and sa Grindelwald. Pero hindi natin mapupuntahan kasi medyo na short tayo sa budget sa pamasahe. At saka masyadong mahal kasi ang trend dito sa Switzerland, guys.